Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinagip sa Cambodia ang 20 Pilipinang ginawang surrogate mothers o yung pinagdadalang tao para sa anak ng iba. 13 sa kanila ang buntis na. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilala ng illegal recruiter ng mga biktima. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang Philippine Embassy sa Cambodia ang nagkumpirma. 20 Pilipina na ginawang surrogate mothers doon ang nirescue ng Cambodian National Police noong Setyembre. Hawak na ng ating Interagency Task Force Against Human Trafficking ang kasong ito at ang proseso ng pagpapauwi sa kanila. Yung sa 20 niyan, hindi pa nakauwi kasi 13 of them nagdadala ng tao. 13. Sana nasa hospital pa. Kasi surrogate mother, yun ang magiging role nila. Yung Cambodia, na iba-ibang ginagawa, na na-traffic sila. Mm-hmm. At hindi, ngayon lang kami nakarinig surrogate. Ha? Ngayon lang. Actually, ngayon lang. So, it's possible, it's happening in other countries too. Ang surrogacy ay pagdadalang tao mula sa punla na hindi kanya. Ini-inject sa surrogate mother ang fertilized egg at sperm mula sa ibang tao. Legal sa maraming bansa ang commercial surrogacy para tulungan magkaanak ang mga pares na may problema sa pagbubuntis. Pero bawal ito sa Cambodia. At ang galamay ng underground industry na ito sa Cambodia ay umaabot sa mga illegal na recruitment agency sa Pilipinas. Sa pahayag ng Philippine Embassy sa Cambodia, nirecruit umano ang mga Pilipina ng isang taong inaalam pa ang pagkakakilanlan at nasyonalidad. Ang recruiter na ito, na posibleng may pekeng pangalan, inayos daw ang biyahe ng mga babae na babiyahe sa isang Southeast Asian country, pero sa huli ay sa Cambodia sila bumagsak. Ang problema, ayon sa ating embahada, yung sinasabi ng agency, we might not even know the physical address of this embassy because lahat sila via social media, kinontak via email, Facebook. Kabilang ang Cambodia at karatig bansa sa pinakabinabantayan ng Bureau of Immigration pagdating sa human trafficking. Ang nagiging challenge natin, yung iba pumupunta sa ibang country, hindi naman yung final destination nila, but pre-presented nilang ticket ay a certain country pero mag-ano sila. They will go transit to the final destination. Kahit ang PNP Anti-Cybercrime Group ay wala raw na monitor na online recruitment na tumatarget ng surrogate mothers. Kaya nga ang kutob ng DFA, ikinukubli sa mga normal na trabaho ang alok online para may kumagat. Please, bago kayo pupunta sa ating mga kapitbahay na bansa, no? Para magtrabaho, dadaan kayo sa DMWPOA, yung official process. Of course, may bayad pa yan, may hassle yan. Pero importante, may protection para sa inyo. Kasi usually ang sinasabi sa kanila, may trabaho sa Thailand, sa Cambodia, computer work, tourism work. Yun pala pagdating ng ibang ginagawa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.